Nakakagimbal na balita. Senator Raffy Tulfo, tila nabitag na naman ang kanyang kapatid na si Ben Tulfo matapos marinig ang mga mungkahi nito. Ang mga ayuda nga kagaya ng tupad ay ginagamit raw para sa eleksyon at pinagmumukhang nanggaling sa kanilang kagandahang loob ang pagbibigay ng ayuda sa taong bayan, kung saan ay nanggaling naman talaga ito sa dole. Ayon nga sa senador, ay bakit raw nakikialam ang mga politikong ito pagdating sa ayuda, kung saan dapat raw ay dole lamang ang nakatoka rito, dahil nga sila lamang umano ang may kwalipikasyon. Sinang-ayunan nga ito ni Ben Tulfo, ngunit ayon sa kanya ay bakit hindi na lang daw isulong at gumawa ng batas si Senator Raffy Tulfo na huwag nang makialam ang mga politikong hinalal na ito sa proyekto ng dole upang hindi nga masamantala ito at maging tapat ang pagbibigay ng ayuda sa taong bayan. Matindi nga ang ginagawa ng mga pulpolitikong ito para lang pagandahin ang himahe sa bansa na kung tutuusin ay mas sinisira lamang nila ang kanilang sarili. Ang lumilitaw, nagagamit po sa eleksyon yung tupad. Yun lang po pinupuntok rito. Yan po para sa akin po, dapat talaga ang magbibigay niyan diretso mula sa dole and then dole abutin po doon sa mga beneficiary, at ang dapat po mag-identify ng mga beneficiary, kung ako po masusunod, dapat po ang dole because they are the ones who has the qualifications. Tumpak po si Senator Raffy Tulfo. Now, Senator Raffy Tulfo, my brother, bro, walk your talk and walk the walk. Look around your family circle. Bakit hindi mo isulong at gumawa ka na ng batas na huwag makisawsaw, makiangkas, at huwag makialam ang mga politikong hinalal? Ayun po mga kaibigan, ako, nabitag na naman itong si ano, si Raffy, ha? Nabitag na naman sa pangalawang beses. Bitag part 2 mga kaibigan, dahil ito po talagang meron pong speech kasi, meron kasing privilege speech itong si Senator Raffy Tulfo mga kaibigan sa Senado. Yun nga no, sinabi nga niya na sino daw, bakit daw meron daw mga mambabatas or mga senador no or mga congressman na nakikialam. Oh, yan ha, nakikialam, no? Nakikialam sa mga ayuda, mga kaibigan. Example na yun dyan, yung tupad. Ngayon, guys, mga ilang araw lang, nakita po itong si Raffy sa tupad. At meron siyang tarpaulin. Napakalaking tarpaulin po, mga kaibigan. Andun yung mukha niya. At kasama po ang kanyang anak na mibigay ng ayuda na ginagamit ang tupad or dole, kasi alam naman natin ang tupad, di ba? Ang tupad po, kung hindi ako nagkakamali, under po yan ng dole, mga kaibigan. So, anong nangyari? Kinain niya ang kanyang sinabi doon sa Senado, mga kaibigan, itong si Mr. Raffy. Kaya itong si Ben Tulfo, mga kaibigan, alam naman natin kung gaano ka fighter itong si Ben, di ba? Magkaiba po talaga sila ng ugali. Dahil itong si Ben, guys, talagang hindi po siya papayag, no? Hindi siya papayag sa mga ginagawa ng mga kabalastugan ng mga mambabatas natin. Dahil kung talagang gusto niyong tumulong, huwag niyong gamitin ang government agency. At sinasabi niyo pa na galing sa inyo. Kasi andun yung picture, eh. Andun yung tarpaulin, andun yung mukha niya. Parang si Tambaloslos, di ba? Napakalaking tarpaulin. Andun yung mukha. Nakabalandra po, mga kaibigan. So, anong ibig sabihin nun? Isa lang ang ibig sabihin nun. Parang gusto nyong sabihin sa mga tao na kayo ang nagbigay noon. Pero ginamit nyo lang ang ahensya. Katulad po ng DOLE at DSWD, mga kaibigan. At meron tayong breaking news. May revelasyon po itong si Attorney Trixie Cruz, mga kaibigan. At mukhang ang sabi po, guys, si Pulong na po ang next target. Kasi alam naman nila, guys, no? Ito, bistadong-bistado na po itong si Risa, di ba? Booking na po siya, mga kaibigan. Na yung hearing naman pala nun, ay hindi naman pala nakafocus yun kay Pastor, mga kaibigan. Kasi dinamay na naman.
dinamay na naman ang mga Duterte. At nasangkot pa doon si Pipi Sara Duterte, mga kaibigan. Sabi nga nila eh, wala naman kaming problema kung isasangkot nyo si Digong, si Tatay Digong. Pero bakit biglang pati si Pipi Sara isinasangkot nyo? Parang ICC lang ang dating eh. Una, si Digong, si Tatay Digong lang sa ICC. Tapos biglang pinasok po nila si Pipi Sara. Ibig sabihin guys, ang target pala nitong hearing na to ay mga Duterte. Kumbaga, siyempre parang ano lang nila si Kibuloy. Kunwari, di ba? Pero ang pinakapakay talaga nila ang mga Duterte, mga kaibigan. Dahil malapit na po guys, malapit na po silang mabuking sa kanilang People's Initiative. Konti na lang mga kaibigan, mauhuli na po sila. Kaya ang ginagawa nila guys, ginugulo nila. Parang diversionary tactics din kasi yan eh. No? Saka itong si Franz, mga kaibigan, no? Nagpakalat na naman ng kasinungalingan. Dahil bilang daw ng mga Duterte supporters ay gumuguho na daw, mga kaibigan. Gumuguho na daw. Pakialam mera, bakit mo alam? Ano kasi, Madam Auring ka ba? At FPRD, pasok sa Magic 10. Yan po pag-uusapan natin ngayong hapon. Pero bago lahat, kung bago pa lang kayo sa aming channel, mag-subscribe na po tayo mga kaibigan. Huwag niyong kalimutan mag-comment, like, at paki-hit na notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. ATF 2.0 po ang aming FB page. Follow, like, and share ng mga videos. Ayan, live na naman tayo mga kaibigan. Happy Tuesday po sa ating lahat. Mainit-init na hapon po. Mukhang naramdaman ko na yung summer. It's summertime. Kumusta na po kayo guys? Kumusta na po ang inyong Tuesday? Ito po, no, marami na naman tayong issue mga kaibigan na pag-uusapan dahil mukhang hindi po talaga titigil ito mga kalaban hanggang sa mawala po ang mga Duterte. Hindi po nila tinatantanan mga kaibigan. Pati yung hearing sa Senado, sus Mari Joseph, akala natin yung hearing na yun parang Kibuloy lang eh. Parang nakafocus lang doon sa kaso ni Kibuloy, di ba? Alam naman natin, alam na po ng karamihan yan na yung kaso na yan ay tanim testigo, tanim ebidensya, tapos biglang nagulat lahat, di ba? Kahapon mga kaibigan. Bakit biglang lumitaw ang pangalan ni BP Sara at ni Pangulong Digong, si Tatay Digong? At ang nakakatawa pa mga kaibigan, parang yung hardinero na yon. Alam ko hardinero yun eh. Ano pa pangalan nun? Si Rene ba yun? Rene? Ang nakakagulat mga kaibigan, alam niya ang mga transaction ng mga Kibuloy. Akala ko ba hardinero ka lang? At alam na alam niya mga kaibigan na bit-bit daw ni BP Sara yung bag na punong-puno ng armas. Ginawa pang ano si BP Sara, you know? Ginawang taga-bit-bit ng mga armas at ginawa niyang arm dealer si Kibuloy. Ibang klase din yung mga pasabog, no? Ito namang si Risa, eh, syempre, bayad, eh. Kaya nga, di ba, tanong natin, guys, magkano, Risa, magkano? So po, mga kaibigan, syempre, kamustahin muna natin ating mga kababayan dyan sa abroad, lalo na po dyan sa ating mga OFW, na walang sawang sumasabay-bay po, mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyo. Kayo po ang mga bagong bayani. Saludo po kami sa inyo dahil kayo po ang tunay na dapat bigyan ng parangal dahil kayo ay nagbabayad ng tax. At itong kamera hanggang ngayon wala pa rin resibo. Wala na, natabunan na yung resibo mga kaibigan. No? Ang dami na ng issue eh. Umabot na tayo sa ito kay Pastor. Tapos biglang ito na. Iba na naman yung after ng ICC mga kaibigan dahil bigo po sila sa ICC. Ito naman. Arm dealer naman. Sus Mari Joseph. Mga armas naman ngayon ang issue. Ano ba talaga? Oh, syempre, ang tawag dyan, diversionary tactics. Dahil ang People's Initiative po, mga kaibigan, malapit na pong mabuking. Konti na lang, guys. Magkakaalaman na at malalaman na po natin, guys, kung sino ba talaga ang nasa likod ng People's Initiative. Kahit klarong-klaro na, mga kaibigan, eh. Pero antay lang tayo mga kaibigan, no? Siyempre, ganun talaga ang buhay. At kukumustahin po natin ang ating mga suki, ang ating mga viewers, mga listeners,
na wala ding sawa, no, na nanonood sa atin. Maraming maraming salamat din sa inyo, ang aming mga subscribers, at lalong-lalo na ang ating mga members. At meron palang may birthday ngayon, nakita ko sa isang ano eh, sa isang community kanina. Si ano, si Sniper, birthday pala ngayon, mga kaibigan. Sniper, kung nanonood ka man, maraming salamat ha. Kasi si Sniper po ba? Si Sniper po, mga kaibigan. Di ba kilala niyo si Sniper? Si Sniper po, guys, ay isa sa mga members din natin yan. Oo, talagang palagi pong nagpa-member sa atin yan. No? Kahit hindi siya pumapasok dito sa atin, guys. Siguro, busy siguro siya. Palagi po siya nagpa-member. Nag-i-extend po siya ng membership. Kaya maraming maraming salamat po, Miss Sniper ng Japan. At happy, happy birthday po. May you have more birthdays to come. Ayan, bagong greetings yan, ha. Bagong-bagong greetings yun, ha. May you have more birthdays to come. Ayan. Oh, kumustahin mo natin ating mga suki. Dahil Tuesday naman ngayon, babatiin na lang natin yung mga masugid natin na mga fans. Andyan po si Jenny Agustin. Hello, Jenny Agustin. Si Wang Yoni. Ay, galing ng pangalan, no? Wang Yoni. Parang Korean yun, eh, no? Korean ba to? Oy, shoutout sa iyo dyan, ha? Wang Yoni. Ah, si Yoni siguro to. Ayan, si Louie Omosura, Nancy Jurado, Alfonso Jurado Jr., si Victoria Galvez, andito din. Si Glory Huffman, si Daniel Maisog. Oy, speaking of Maisog, ha? Cebu po, mga kaibigan, no? Kasado na, nakahanda na po ang Cebu. Mga Maisog dyan sa Cebu. Ready na ba kayo? Ayan, no? Speaking of prayer rally po, nako, handang-handa na po mga kaibigan. Pero mukhang yung mga kalaban may pangtapat eh. Yung mga kalaban, gumawa din silang sarili nilang rally. Alam nyo guys, talagang ano sila, no? Mga inggitero, eh, no? Mga inggitero, mga inggitera. Alam nilang may prayer rally sa Cebu, meron din silang prayer rally dito. Talagang gaya-gaya kayo po tumaya. Parang yung nangyari sa Davao, eh, alam naman nilang biglang, di ba? Alam na sa Davao, di ba? Yung ano, prayer rally sa Davao. Nagkaroon din ng prayer rally dito. Hindi naman prayer rally ang ginawa. Kick off. Oo, yung mga ano, yung mga tambaluslos, di ba? Sila Kuting. Tapos, puro bayad yung mga nanood. O ngayon, gagastos na naman sila, mga kaibigan. Gagastos na naman sila at gagamitin na naman nila ang pera ng bayan para sa kanilang rally. Ibig sabihin guys, may rally din sila. Sige, mag-rally kayo na mag-rally, bahala kayo sa buhay. Kaso lang, inuubos ang pera ng bayan eh. Kasi yung pinamumudmud sa mga tao dyan, galing po sa gaba ng bayan yan, mga kaibigan. Kasi alam nila guys, pag nag-rally sila, wala pong manunood. Walang sasama. Hindi katulad kay Duterte guys, hindi mo na kailangan i-promote. Hindi mo na kailangan bayaran. Talagang kusa pong pumupunta ang mga tao. Pag si Duterte po, mga kaibigan, syempre, meron din mga iba na hindi po talaga nakakapunta, no? Syempre, sa Cebu yun, eh. Meron tayong mga kababayan na nasa Luzon lang, katulad namin, no? Pero, yung suporta, mga kaibigan, hindi po talaga nawawala, guys. Pag si Duterte na po, talagang 100% yan. Todo support, mga kaibigan. Hindi mo na kailangan bayaran. Hindi mo na kailangang pagsibihan. 'Di ba? Kaya nagpapasalamat po tayo mga kaibigan sa lahat po ng sumusuporta sa mga Duterte na hindi po nagsasawa. Rain or shine, may bagyo man or wala, andyan kayo palagi. Pero yung pantapat po sa prayer rally ng Cebu. Ewan ko lang ha, kasi nag-announce sila si France, eh. Yung tatlong kagwang sa kamera nag-announce eh nung isang kailan ba, isang araw ba 'yon? Napanood ko sa news eh. Nag-announce yung tatlong kagwang, mga kaibigan, na magkakaroon din daw sila ng rally. Talagang mga inggitero kayo, no? Sige, hayaan na lang natin. Sabi nga nila, demokrasya daw tayo, demokrasya. Demokrasya! Sige. Ayan. Competition yan. Tingnan natin kung ano mangyari. Tuloy natin yung ano, no? Ito si Victoria Galvez, si Glory Huffman, si Daniel Maisog. Ayan. Naalala ko kasi Maisog kasi andito si Daniel Maisog. Ensos,
si Lynn Cordinera, ayan si Zenaida Puerte, Efren Infante, Domina Doraz, Jenny Jarumay, Yamada Cherry. Hello Yamada Cherry, ohayo. Elena Calapis, good afternoon everyone. Have a beautiful blessed Tuesday. Si Marie Cristina Nairo, si Corazon Austero, si Biruta Galban, good afternoon Idol Foodinet at sa lahat ng viewers at listeners. Ayan, good afternoon sa iyo dyan, Biruta Galban. Kumusta ka na? Banderas Bong, andito din. Si, sino pa? Domena Doraz, si June Laponete, Arceli Bautista. Oh, good evening from Los Angeles, California. Ayan. Si Galema, uy, si Galema Gurgur, andito pala, oh. Kilala ko yan, eh, kung sino yan si Galema Gurgur, eh. Elizabeth Bagsika, Nena Esteban, Josephine Quinto, Ichiro, Macdi A. Matiga, Leo Bonag, si Ming Lee. Hello, Ming Lee. Tercita Lim, si Soko Babes. Ayan. Mars Cairil, Rodi Bautista, Chrissy Brooks, Florina Salgado, Teodolfo A. Velasco, Miss Butterfly, Rosalie Navarro, Corazon Austero, Chrissy Brooks. Ayan po, mga kaibigan. No? So, mamaya guys, babasahin po lahat ng mga comments nyo at mga tanong nyo, mga kaibigan. Babasahin po natin yan. Kaya kailangan nyo magtanong at mag-comment para sa bandang dulo po, guys. Siyempre, mababasa natin at tuloy-tuloy po yung discussions natin. Ayos ba? Okay, eto na nga. Nako, eto na kaagad yung issue natin. Unahin muna natin ang good news. Siyempre, hindi po natin pwedeng walang good news, no, para hindi tayo ma-stress. Ano ba ang good news natin, mga kaibigan? Ang good news po natin, guys, ito po, pakinggan po natin, guys, ang balita ngayong araw na to. Pasok. Pasok sa top 10 sina Representative Erwin Tulfo, dating Senate President Vicente Soto III, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Pia Cayetano. Kasama rin sa Magic 10 ang mamamahayag na si Ben Tulfo, Senator Bongo, Senator Ramon Bong Revilla at former Senator Manny Pacquiao. Gayun din sina dating Senator Panfilo Lacson at incumbent Senator Ronald Bato de la Rosa. Isinagawa ang survey noong February 7 hanggang 9, 2024 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 2,914 respondents. Ayan po mga kaibigan, no? Ayan po ang good news natin, guys. Saan na ba yun? Pakita ko nga sa inyo para ano. Ayan po ang good news. Tinan nyo sa screen nyo, guys. Palakpakan po natin. Pasok po sa Magic 10 ang ating mahal na Tatay Digong. Nagpapasalamat din tayo, guys, no, na talagang walang sawa po ang mga tao, no? Kahit po wala na po sa pwesto itong si Tatay Digong, mga kaibigan, pasok pa rin siya, guys, sa mga survey. Ngayon naman, ito lang ang question ko diyan, no? Meron na po tayong medyo hindi po nagustuhan dito, guys. Dahil bakit po pangatlo na lang ang ating mahal na vice, ang ating mahal na Tatay Digong? Tingnan niyo po, mga kaibigan, pangatlo na lang po siya. Ang number one po si Erwin, ang pangalawa si Soto, at pangatlo na lang po si Rodrigo, mga kaibigan, si Duterte, no, ang ating Tatay Digong. Si Cayetano pang-apat, at panglima si Tulfo, si Ben. Pero pagdating po sa pang-anim, guys, si Bongo. Bakit ang layo na ni Bongo? Bakit pang-anim na siya? Alam ko, pangatlo si Bongo palagi. Pero bakit pang-anim na lang, mga kaibigan? Pero okay pa rin yan dahil pasok po sila sa top 10. Ngayon, mga kaibigan, ang tanong ganito. Okay? Sige, pangatlo po si Digong, di ba? Sino ang nagpa-survey? Yan ang tanong. Kasi kung ang nagpapa-survey po, mga kaibigan, Okta Research, ng mga SWS, yung nakarang araw, number one po si Digong at pangatlo po si Senator Bongo. Palagi yan, guys. Pero ngayon, bakit biglang pangatlo na lang si Digong? Ngayon, ang sabi po nila, guys, itong Marites din na tatlong kagwang, no? Tatlong kagwang sa kamera, itong si Franz, kaya daw pangatlo na lang daw si Digong dahil daw sa hearing. Dahil daw sa hearing, ikahapon lang yung hearing. Ayos ka lang. Ano, paano ba kayo nag-survey? Ha? Tatlong isang oras lang? Paano naging dahil sa hearing, pangatlo na kagad si Digong? Kasi nga ba, diba, may lumalabas na balita
na si Digong daw at si Vice President Sara Duterte ay tumanggap daw ng bag-bag, no? Punong-puno ng armas yung bag. So, ang sinisisi nila, guys, yun yung sinisisi yun sa hearing. Okay, tingnan nyo, guys, kung sino ang nagpo-survey. I-ano natin, ha? I-palakihan natin. Ayan, kita nyo ba? Sana ba yun? Palakihin natin, ha, para makita nyo kung sino bang nagpa-survey. Anong pangalan? Ayan, oh, Magdalo. Ang nagpa-survey pala, mga kaibigan, Magdalo. Eh, sino ba sa Magdalo? Sino ba ang leader dyan? Sino bang amo ng Magdalo? Eh, alam nyo na kung sino. Si Trililing. Kaya, syempre, pangatlo talaga si Digong dyan. Oh, nagtataka din ako bakit si Bongo ang layo, pang-anim. Imposible eh, si Bongo, pang-anim. Imposible. Eh, ang daming nagawa ni Senator Bongo. Especially po yung Malasakit Center. In fact, kahapon lang, nag-celebrate po sila ng 6 years ng Malasakit Center. At meron po siyang 159, pang 159 na po yung kahapon na mga Malasakit Centers sa buong Pilipinas po kumakalat. Tapos sasabihin nyo, pang-anim lang si Bongo, pangatlo lang si Duterte, neck-neck nyo, paano kami maniniwala? Sa bagay, Magdalo nga. Erwin on the top ni Kusniki sa AKAP, no? Dahil sa AKAP, kaya naging number one si Erwin. Mukhang nasuhulan eh. Di ba? Mukhang nasuhulan eh, no? So, yan po mga kaibigan, no? Yan po ang pinakita ko lang sa inyo. Pero, sige, ayo, mukhang nahiya pa sila eh, no? Ginawa pa nilang pangatlo si tatay eh. Hindi nalang nila tinanggal eh. Pero guys, huwag kayong mag-alala. Di ba? Dahil po, meron pa namang ibang mga outlet na mga survey, no? Mga ibang entity. Katulad ng SWS, Okta Research, na talagang mga legit yan. Alam naman natin guys, na pag sila po ang nagpa-survey, ay talagang totoong-totoong survey po. Wala pong halong chemical. Mga bangag kasi nagpa-survey ngayon eh. Oh, ito ha, pakita ko sa inyo. Oh, ayan o, oh, napakalat ng kasinungalingan. Oh. Oh, basahin nyo sa screen nyo guys. Nagpakalat ng kasinungalingan. Ayan, tingnan nyo. Oh. Oh, di ba? Oh? Oh, kilala nyo yan, di ba? Alam mo, Miss France, nagtataka lang kami, bakit parang palagi nyo kami inaano? Parang bilang na bilang mo yung... Di ba guys, wala kayo napapansin? Ha? Wala kayo napapansin? Bakit po kami, sabi nga ni Crisette, eh, bakit nyo po kami binibilang? Anong meron? Bakit kailangan bantayan kami for what? It is so funny how they keep repeating this when Duterte supporters aren't as affected by them. Ano ngang meron? Oh, yun po yung tanong ni Crisette. Dahil bakit nyo kami binibilang? Anong meron? Bakit kailangan nyong bantayan ang mga Duterte supporters? tinan nyo yung headline ng balita. Bilang ng Duterte supporters, gumuguho na, sabi daw ni Castro. O ano pakialam namin sa'yo? Paano mo nalaman ang gumuguho? Dahil dun sa hearing? Diba? Ang sa akin lang naman guys, sige, sabihin mo gumuguho nga, kumukonte yung supporters, eh bahala kayo. Yan ang tingin nyo. Pero ang feeling namin, dumadami nang dumadami kami. Dahil marami na pong nauuntog. Marami na pong nagigising sa katotohanan. Di ba? Kasi ang mga tao guys ngayon, matalino na eh. Alam na nila kung sino yung nagsasabi ng totoo. Alam nila kung sinong dapat nilang iboto. Hindi po katulad dati guys na sunod-sunuran lang po, no? Parang mga robot, di ba? Yung mga panahon ng 86. Oh, panahon ng mga dilawan, panahon na kung sino-sino. Wala tayong ginawa guys, kundi sumusunod lang ng sumusunod. Pero ngayon, iba na. Dahil po sa mga Duterte, mga kaibigan. Kaya ang mga tao po, unti-unti na pong natututo guys. Ito, sabi pa ni Franz, oh. Iginiit ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na gumuguho na umano ang bilang ng mga sumusuporta sa mga Duterte. Matapos ang naging resulta, survey. Ayan. Or pagkatapos din ng survey, gumuguho na daw yung mga
Matatanda ang inilabas kamakailan ang resulta ng kanilang survey kung saan mahigit kalahati umano ng mga Pilipino ang naniniwala na dapat makipagtulungan ang pamahalaan ng Pilipinas sa investigasyon ng International Court. O isa pa to, kasi nungalingan din to. Dalawang survey po yan, ha? Makinig kayo guys. Dalawang survey po yan, yung sa People's Initiative or yung sa ICC. Yung sa ICC, alam ko, may A tsaka may B. Ang binabasa nyo, yung A lang. Kasi yung B, ayaw po ng mga tao sa ICC. Ang binabasa nyo, A lang. Diba? Kasi gusto nyo i-portray sa mga tao na gustong-gusto nilang papasukin dito ang ICC. Yan ang gusto nilang i-portray, guys, sa survey. Siyempre, para papasukin yung ICC at siya, ikukulong si ano, huhulihin si Digong at si VP Sara. Parang ganun po yun, mga kaibigan. Yun po talaga ang gusto nila. Kasi nga, guys, lahat, karamihan sa kanila, mga kaibigan, ewan ko lang kung talagang sobrang inggit ba talaga sa mga Duterte, kasi galit na galit po sila, guys. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil takot sila, kasi alam nila pag si Duterte na po or mga Duterte na po ang tumakbo, mga kaibigan, talagang kumakain po sila ng alikabok. Diba? Pinapakain po sila ng alikabok, mga kaibigan. Ito po, tingnan po natin, guys. Wait lang, mga kaibigan, ha. Sana ba yun? Ito po. Pakinggan po natin si Attorney Trixie Cruz, mga kaibigan, sa kanyang napakagandang pasabo, guys. Kaya nga, di ba dapat naman talaga no to ICC? Kasi kailangan natin, mga kaibigan, sugpuin yung ipinagbabawal na gamot, di ba? Sabi ni CWD FO5, tama po kayo. Dapat talaga no to ICC. Kasi guys, paano po natin susugpuin? Kumakalat na po eh. Paano natin susugpuin yung kumakalat ng mga zombie? Dumadami na naman po sila ng dumadami, guys. Dahil wala pong sumisita sa kanila. Hindi katulad ni panahon po ni Digong, guys. Inaaraw-araw po sila ng Digong. Kaya takot po sila, mga kaibigan. Eh ngayon kasi, hindi na sila natatakot. Ito po, guys, no, putahan na po natin ito si Attorney Trixie Cruz. Patungkol po ito sa ano, guys, no, sa yung revelasyon niya, mga kaibigan. Dahil po itong hearing na to, imbis na naka-focus po kay Pastor Kibuloy, mga kaibigan, bigla pong napunta doon kay VP Sara at saka kay Tatay Digong. Ito po, panoorin natin, guys. Sadyang tinatay up ang mga ito doon kay Pangulong Duterte at more importantly, kay Vice President Inday Sara. Kaya't ngayon, makikita ninyo, marami pong nag-headline na Duterte's left with bag of guns after visit to Kibuloy. Ang mangyayari ngayon, at ito nga na ang ini-expect natin, matapos ang Davao Rally, ay dahan-dahan, well actually hindi na nga dahan-dahan eh, makikita natin na mapupuno ang mga front pages at mga headlines ng mga mapanirang articles tungkol sa mga Duterte, at hindi lang sila, including mapanirang balita tungkol sa Davao, such as nasabihin nila hindi naman ganun ka-developed ang Davao. At of course, narinig na rin natin na in one of these days, magkakaroon ng privilege speech o kaya may mag-expose tungkol sa alleged 51 billion na inallocate para sa Davao through the Office of Congressman Pulong Duterte. In 2020, 2021, and 2022. Pero pansinin ninyo, ha, ito yung mahalagang pansinin, lalong-lalo na dyan sa 51 billion. At dito na nga po, nagtatapos ang ating video. Tila hindi na nga nalinawan ang buong bansa sa mga katiwalian ng mga pulpolitikong itong walang maisagot na eksplanasyon sa taong bayan.
Hanggang kailan nga kaya mananaig ang ganitong sistema ng gobyerno? Para naman po sa ating viewers, ano ang masasabi ninyo tungkol sa issue na ito? Please comment down below at pag-usapan po natin yan.